Hey mga bros, mga bros, nagbalik na nga ito pong si Mikey Williams. Sinabi na nga rin sa reports natin na maglalaro ito sa Strong Group Realty Philippines na maglalaro sa Dubai kasama si na Dwight Howard, Andre Blatch, Mackenzie Moore, Andre Robertson, sina Kevin Campbell and the rest mga abroad. So alam naman natin si Mikey Williams, hindi pa rin ito pinapabalik ng TNT Tropang Giga dahil hindi pa rin niya tinatanggap yung 420,000 pesos kada buwan na sahod offer ng TNT. Kaya dito na siya sa Strong Group Realty Philippines, which is baka sinabi nga nila na malaki talagang bigayan dito. Kaya ito pong si Mikey Williams, imbis na bumalik sa TNT, dito muna siya nag-side hustle muna or nag-sideline muna siya dito sa Strong Group Realty Philippines na malaki ang bigayan daw. Kaya nga, ito pong si Mikey Williams, ito na, nagbalik na siya sa hard court. Pero, sa tingin nyo ba mga broads, makaka-apekto na ba ito ulit sa TNT Tropang Giga na knowing na may offer ang TNT, may pending offer ang TNT, tapos bigla siyang naglaro sa ibang liga. So baka ngayon nga medyo insulto rin ito para sa TNT Tropang Giga or baka naman hindi rin. Kaya komento mo lang mga bros kung insulto ba to or hindi. Pero ito pang si Mikey Williams, alam naman natin gusto rin na ito magpa-good shape. Yes mga bros, gusto rin na ito magpa-condition. Pero ang lalakas na kasi ng lineup ng Strong Group Realty Philippines. I don't know kung talagang makakuha siya ng minuto dito. Pero mga bros, sinasabi rin sa reports natin after nga ng laro niya doon sa Strong Group Realty Philippines, if ever mang makuha siya doon sa lineup, dahil as of now doon sa site tinitigdan ko yung lineup ng Strong Group Realty Philippines, wala pa doon si Mikey Williams. Pero sinasabi rin sa mga internet natin na kasama si Mikey Williams doon. So yun nga, after niya doon mga broads, if ever doon siya kasali talaga, eh baka nga mag-demand na ito ng trade sa TNT Tropa pagkatapos niya doon mga broads. Dahil yung 420k a month parang aayawan yan neto po ni Mikey Williams. Para sa akin talaga mga broads, dahil nasanay na rin ito sa malaking bigayan like 700k or 700k plus pa ang tinasahod ni Mikey Williams sa TNT, which is bumaba kasi ito sa 420,000 a month, which is parusa kasi yan sa kanya mga broad. So tama lang din naman yung ginawa ng TNT Tropang Giga. Pero syempre, ito pong si Mikey Williams, kapag inoffer nito ng magandang offer, doon ito napapakagat, which is pera-pera talagang gusto nito. Eh ang SMB, isa ito sa mga kaya rin namang magbigay ng magandang offer dito kay Mikey Williams. Gusto nga niya sa Ginebra dahil na doon yung kanyang matalik na kaibigan na si Jamie Malonzo. Kaso ang tanong mga broads, gusto ba siya ng Ginebra? At ang SMB naman mga broads, nandito rin ang kanyang mga matatalik na kaibigan like Chris Ross and Simon Enciso. So baka nga dito siya mapunta dahil ang SMB management na nangangailangan din ng mga ganitong scorer like Mikey Williams mga broads. Dahil mababawasan din sila ng mga shooters like Marshall Lassiter kapag nag-retire na yan. And baka nga i-trade din nila yung mga shooters din nila like Simon Enciso or mga Jericho Cruz. Baka pamigay na rin nila, ibalik nila sa TNT Tropang Giga if ever man gusto ng trade ng SMB. Pero alam naman natin mga broads, kung itong si Mikey Williams mag-request ng trade sa TNT Tropang Giga, siguro nga magugustuhan pa ito ng TNT dahil wala na silang matigas na ulo na player at mawawala na iyon. Kaso nga lang, mawawalan sila ng super scorer sa kanilang lineup, which is ito pong si Mikey Williams, eh nakagawa lang naman ng dalawang kampyonato sa TNT Tropang Giga. Yan ang kanilang mawawala. Kaya ito pong SMB na pag-isip-isip rin nila na malaki ang maitutulong talaga nito ni Mikey Williams. Kaya baka bigyan nila ito na magandang offer. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga broads ha? At isa-isay natin yan. Dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga broads. Speaking of mga import-import, ito na nga pong Barangay Ginebra San Miguel. Alam natin medyo okay naman ang standings ng Ginebra, pero sapat na ba yun para manalo or makakuha ulit ng kampiyonato, para ma-defend ulit yung kampiyonato ngayong Commissioner's Cup 2023 dito sa performance ni Tony Bishop? Ito na nga yung kini-question mga broads. Kaya itong Ginebra ay balak nga nilang kunin ang isa sa mga magiging import replacement or reserva ni Tony Bishop kung sakali man ay ito pong si Shabazz Mohammed. Alam natin sinabi na rin ng Ginebra management na hindi nila papalitan si Tony Bishop, pero in case lang naman
Kung gusto din rin talaga ng Hinebra na magpalakas palalo, ito pong si Shabazz Muhammad ang isa sa mga gusto nilang kunin. At kung hindi nyo naman kilala si Shabazz Muhammad, siya lang naman din ang naging import ng SMB noong 2022 mga broads. Malakas-lakas, ito pong si Shabazz. At kung hindi nyo naman alam ang background ni Shabazz Muhammad, ay isa po itong ex-NBA player na naging pick ng Utah Jazz noong 2013 tapos napunta sa Timberwolves noong 2013 to 2018 and 2018 na trade siya si Milwaukee Bucks. Tapos pagkatapos na yun mga broads, ay dito na, naging import na siya sa iba't ibang bansa. At ito, kasalukuyang nasa Beirut Club, ito pong si Shabazz Muhammad. At dito natin malalaman talaga na kondisyon, ito pong si Shabazz Muhammad. Kaya alam naman natin ang SMB ay nandito ang rights ni Shabazz Muhammad. So madali na lang yan dahil Hinebra, SMB, sister team yan mga bros. Kaya ito pong si Shabazz Muhammad ay madali na lang kung gustong kunin ito ng barangay Hinebra San Miguel. O nga pala, 6'6", ito pong si Shabazz Muhammad. Medyo malaki nga lang ito pong si Tony Bishop na 6'7" ang height or 6'6" din mga broads. Pero hindi naman nagkakalayo, ito pong si Shabazz Muhammad kasi mas high profile ito pong player na ito. Yes mga broads, NBA player, ex-NBA player talaga, legit NBA player dati. And itong si Tony Bishop, wala naman itong profile na naging NBA player siya. So hindi naman natin sinasabi na malakas or mahina ito pong si Tony Bishop, pero mga broads, iba ang Shabazz Muhammad. Scorer talaga ito. Pulido rin itong gumawa ng play dahil alam naman natin sa NBA ganyan din talaga. And yung confidence na ito mga broads dito sa PBA iba rin. Kaya nga minamani-mani lang niya yung mga locals natin or iba't ibang imports dito sa PBA. Dahil alam naman natin na ito pong si Shabazz Muhammad talagang kayang-kaya niya makipagsabayan dito sa PBA. Ikaw ba naman, di ba? Nakapag NBA na, so syempre iba na yung level mo dyan mga kabroads. Kaya ito pong Hinebra, syempre gusto rin naman nila ng mga imports na gumagawa talaga like Justin Brownlee. Yun nga isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan ng Hinebra sa scoring. Kasi nga wala na si Justin Brownlee, unlike kay Tony Bishop na medyo yun nga mababa ang mga numbers or mga points na binibigay na ito every game, unlike kay Justin Brownlee na mataas-taas talaga. Pero ito pong si Shabazz Muhammad, umi-score talaga ng mataas ito mga broads. Kung hindi man ako nagkakamali, siya yung umi-score na import ng SMB ng 57 points mga broads na comeback win against Meralco Bulls. Yes, si Shabazz Muhammad yan mga broads, ang isang player or import ng nakagawa ng 57 points, and yun, nasa history na rin yan ng PBA. Kaya ikaw mga broads, sa tingin nyo ba ito pong barangay na Hinebra San Miguel, dapat na ba nilang palitan ito pong si Tony Bishop? At sa tingin nyo ba, dapat ba ito pong si Shabazz Muhammad ang maging import ng Hinebra para nga sakto papasok na rin tayo sa playoffs round? So mas scorer talaga si Shabazz Muhammad dito mga broads, unlike kay Bishop. Pero yun nga, syempre na kay Coach Tim Cone rin naman yan kung babagay ba sa sistema ni Coach Tim Cone ito pong si Shabazz or si Bishop na lang all throughout the season. So komento mo lang ang opinion mo dito mga broads at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga broads. This is over, ito dahil let's yun lang, I'm out.